Kababalik pa lang sa kanilang mga tahanan matapos salantahin ng bagyong Marce, pero naglilimas na naman ang gamit ang ilang taga Tuguegarao, Cagayan. Muli naman kasing tumataas ang baha roon dahil sa bagyong Mika. At yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Vicky, sa mga oras nga na ito ay mas lalo pang lumakas ang buhos ng ulan dito sa Tuguegarao City sa probinsya ng Cagayan. Mahigpit ang monitoring ng otoridad sa Cagayan River, lalo pat mabilis yung pagtaas ng antas ng Cagayan River. As of 6 p.m., umabot na sa 6.7 meters ang antas ng Cagayan River, lampas na sa alarm level. Buong umagang malakas ang ulan at hangin sa Tuguegarao City dahil sa bagyong Mika. Patong-patong na ang kalbaryo ng mga residente dahil hindi pa nakakabangon sa mga nagdaang bagyo. Si Aling Encarnacion na 3 araw pa lang na nakakabalik sa kanilang bahay, muli na namang nag-aayos ng gamit para hindi maabot ng baha. Binahan na sila ng umapaw ang kalapit na ilog dahil sa naunang bagyong Marce. Inaabangan lang namin yung tubig, ma'am. Pag alam naman namin kung maapot dito, tatanggalin lang agad naman yung tubig. Pag alam na namin na hanggang dito na yung tubig, dito, ma'am, alsa balutan na kami. Alisin namin lahat. Yes, ma'am. Gagawa kami ng tent doon sa medyo mataas ng konti. Doon na lang kami mag-stay, ma'am. Nakabantay na sa ngayon ang otoridad dito sa may Pinakanawan Bridge dahil kapag umapaw ang tubig sa may Pinakanawan River ay babaha na rito sa lugar at hindi na papayagan pang makadaan ang mga motorista dito sa aming kinaroroonan. Inilikas ng ilang residente sa Barangay Gosi, Surat Gosi Norte. Maya't mayaring binabantayan ang 11 barangay sa lungsod na catch basin ng tubig mula sa probinsya ng Apayao, Ifugao at Isabela. Natatakot lang ako sa totoo lang dun sa typhoon fatigue na tinatawag nila na baka ang mga tao kakaredy, mapagod na, no? Biglang mag-relax. So that's going to be a problem for us. Bukod sa mga taga-Tuguegarao, pinag-iingat din ang mga tagabayan ng Enrile, Tuwao, Solana, Rizal at Piap. Vicky, simula kaninang umaga ay wala ng supply ng kuryente ang 5 bayan dito sa probinsya ng Cagayan. Samantala, hindi na rin madaanan ang ilang overflow bridge, ganun din ang ilang kalsada sa probinsya ng Cagayan dahil na rin sa baha. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.